Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. 600 bahay sa Road 10 sa Navotas ang nakatakdang i-demolish ngayong araw. Pero ang ilang residente hindi raw aalis at magsasagawa raw ng human chain. Mula sa Navotas, may ulat on the spot si Jay Sabale. Jay? Rafi, Connie, isinara na nga yung daanan papunta sa Navotas City dito sa may Road 10 na nasasakupan ng Navotas para magbigay daan sa demolisyong nangyayari dito ngayon. Meron na pong 100 pahigit na kapulisan at bombero. Nagtipon-tipon ang mga pulis, bombero at demolition team sa kabilang side ng Lapu-Lapu Street. Habang ang mga residente naman na ayaw magsilikas ay nag-aabang na sa may kanto ng Old Fishport Street. Ayon sa kanila, matagal na sila nakatira rito at masyadong malayo ang relokasyon na ibinibigay. Mapapaliw raw sila sa kanilang mga trabaho, mga paaralan ng kanilang mga anak. Ang unang-una, ipinagpipimilit ng lahat ng taga-Inise sa Pandibulacan na sobrang napakalayo. Pangalawa, ang hanap buhay ng mga tao dito ay 95% sa Fishport po nabubuhay. Ikita lang po sila ng 300 mamamasahe, 180 balikan. Magkano na lang ang matitira sa pamilya nila? Ang alokdown na relokasyon ng National Housing Authority o NHA ay may babayaran pa silang hulugan. Ay, ano pong aming ihuhulog? Eh, hulugan daw yun. Eh, anong aming ibibigay doon? Eh, wala namang kami nagtrabaho. Asawa ko yan. Ganyan, kain tulog lang. Pag may nagbibigay, saka lang kami nakakapunta ng paggamutan. Nasa 1,500 na pamilya at 600 na kabahayan ang maapektuhan ng demolisyon. Iginit naman ang mga ayaw magsilikas na hindi nila nais ang isang violenteng demonstrasyon. Katunayan, ang gusto nilang gawin ay human chain. Meron naman ding ilan na pumayag sa relokasyon at nag-self-demolish na kanilang gamit. Ano na raw ang magagawa nila kung gusto nang gamitin ng gobyerno ang lupa? Okay na sa amin yun, ba't may malilipatan kami kasi wala. Oh, eh, wala tayong magagawa kasi pag sinaano ng gobyerno yan, wala tayong magagawa. Yang pinapakita natin ngayon, ito yung parte ng Road 10 na sakop pa rin na Navotas City na pumayag na sa relokasyon at nag-self-demolition na nga. At dito naman sa may paglagpas sa may kanto na yan, ipapakita natin sa top cam, ito yung mga taong ayaw magsilikas at sinasabi nga nila masyadong malayo yung binibigay na relokasyon para sa kanila. At ayan, naka-human chain sila, hindi sila nagpapadaan ng mga kotse papuntang Navotas, ngunit yung mga sasakyan naman na mula sa Navotas ay nakakalusot papunta sa Maynila. At yan muna ang latest mula dito sa Navotas City. Balik sa inyo, Rafi at Connie. Jay, una, sino may-ari nitong lupang kinatitirikan nitong mga bahay na dinidebolish ngayon, Jay? Ayon sa impormasyon na ating natanggap, no, ito ay pag-aari ng ating gobyerno. Kaya naman daw ito isinasagawa na para sa road widening project ng DPWH upang mas mapaluwang nga yung mismong kalye at mapabilis pa yung daan ng mga sasakyan dito. Rafi? So Jay, ilang taon na nakatira yung mga residente dyan at saan sila ililipat ngayon yung mga pumayag na mamailipat, Jay? Yung residente rito na pinakamatagal na nakausap na natin nakatira dito, sabi niya nasa 40 years na raw silang nakatira rito. Meron mga 30 plus years at 20 plus years. Ngayon, yung relocation na ibinibigay ng NHA ay sa may Pandibulacan na sinasabi nga nilang napakalayo nito mula sa kanilang kabuhayan. At sabi nga nila, majority sa kanila ay nagtatrabaho sa may Fishport. Rafi? At Jay, I would assume na mahaba yung negosasyon para mapalis itong mga residente ito. Kailan dito nagsimula, Jay? At wala talagang pumayag mula noon na mailipat sila? Marami naman ding mga pumayag na rin. At as early as last year nga, kung natatandaan ninyo, yung parte ng Road 10 sa may Tondo naman ay sinimulan na rin yung demolition doon at nag-road widening na nga. At sabi ng gobyerno, simula noon pa ay tuloy-tuloy na yung gagawin nilang widening dito sa tulong na rin ng DPWH. Rafi? So Jay, yung daan na yan, Road 10, saan ang lusot niyan? At sino yung makikinabang ng mga motorista? Saan manggagaling at saan lulusot yung kalsadang wino-widen ngayon? Okay, yung itong Road 10 kasi kadugtong ito ng Rojas Boulevard. Kumbaga, pag dinulo mo ito, makikita mo na dito yung different ports natin dito kung saan na nakalagay nga yung customs. Nandito rin yung mga ibang kargamento na nanggagaling mula sa ibang bansa, mga inaangkat nating mga goods, no? So pag ito ay na road widen na siya, mas madaling makakadaan yung mga lalaking truck dito. At yung dulo nito sa Navotas City nito. So meron din merong mga
private cars na dumadaan dito na mula sa Navota City, lumulusot papunta rito sa May Maynila. Rafi. So yung mga galing ng South J, for example, Cavite, ay hindi na kailangan dumaan ng EDSA, dire-diretso na kung pupunta sila ng Norte. Tama ba yun, Jay? Tama yan, Rafi. So kung mula ka nga sa May Cavite, babagtasin mo lamang itong Rojas Boulevard, tuloy-tuloyin mo, ay lulusot ka na dito sa May Navota City. Rafi. Panghuli na lamang, Jay, so anong balak ng mga nagmamatigas dyan? Talagang hindi ba sila aalis? Kasi alam naman siguro nila na talagang yung iba pumayag na. So most likely, talagang tuloy-tuloy yung gagawing demolition dyan, Jay. Tama yan, Rafi. Most likely nga talaga ay tuloy-tuloy na nga yung mismong demolisyon. Pero ayon sa pakikipag-usap natin dun sa presidente nung mga ayaw umalis dito, nais lamang nilang makipag-negotiate muli dahil ang gusto nilang mangyari ay ma-relocate sila malapit sa kanilang trabaho, sa paaralan ng kanilang mga anak. Rafi. Okay, maraming salamat. Jay Sabale.